Magandang araw po sa inyo mga ka-TH. Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin kung ano-ano ba ang mga common mistakes ng mga treasure hunters dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako mga ka-TH at baka makatulong sa inyo itong video na ito sa inyong pagte-treasure hunting. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay nire-recommend ako na mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga video natin tungkol sa mga treasure hunting tips at mga treasure hunting equipments. Bago ko lang simulan, take note mga ka-TH na ang babanggitin ko ng mga common mistakes ay based po sa experience ng mga treasure hunter na nakakausap at napunta dito sa aming store. At ayun, based na rin po sa mga pinag-aralan namin tungkol sa industry po ng treasure hunting dito sa Pilipinas. Kaya yun, simulan na natin mga ka-TH para malaman nyo kung ano ba ang mga karaniwang pagkakamali ng mga treasure hunters dito sa Pilipinas. Number one common mistake ng mga treasure hunter is they don't know how to read signs and markers correctly. Yan, pangkaraniwan po to, lalo na sa mga baguhan na treasure hunters, hindi po sila marunong bumasa ng tama ng mga signs and marker. For example, meron silang nakitang malaking bato sa kanilang treasure site. Yung malaking bato, halimbawa meron nakuukit na something na shape or pagpalagi natin merong arrow. Example, may araw na nakaukit doon sa malaking bato. Akala nila nandoon na mismo yung target sa ilalim ng malaking bato na may araw. Gagawin nila, hukayin nila yon. Or minsan akala nila nandoon lang siya malapit doon sa may bato na yon, yung target. Or yung iba nga, minsan akala nila nasa loob mismo ng bato yung treasure o yung target na hinahanap nila. Hindi po ganon. Ang Japanese po masyado po silang tricky. Hindi po sila maglalagay ng isang marker tapos yung marker na yon nandun lang din po yung treasure. Hindi po ganun. Yung kaya nga po sila merong marker, bawat po marker o sign meron po yung ibig sabihin. Kaya yun, sa mga baguhan pa lang, lalo yung mga treasure hunter na nagsisimula pa lang, ang nire-recommend ko na mag-aral kayo na magbasa ng treasure signs and marker. Ngayon, kung hindi nyo alam kung saan kayo pwedeng makahanap ng legit na mga treasure na marker na and symbols na pwede nyong basahin o pag-aralan, sa dulo po ng video na to meron akong ipopost ng mga pictures na pwede nyo silang isave o screenshot nyo tapos pag-aralan nyo para matuto po kayong bumasa ng mga signs and markers. At pag may nakita kayo susunod na signs and markers, alam nyo po yung ibig sabihin. Kasi mahirap nyan kapag kayong halimbawa may nakita kayong signs and markers tapos kinalaw nyo o kaya sinira nyo, edi ayun, nawalan pa kayo ng ano ngayon, lalo pang nagulo yung inyong site. Kasi yung signs and markers, imbis na nando na, inalis nyo pa sa pwesto, o kaya dinurog nyo pa. Edi ngayon, yung araw, imbis na alam nyo kung saan na nakaturo, ang nangyari, sinira nyo. Yan, yung mga ganon, yun yung iniiwasan natin, kaya mas maganda talaga alam natin yung ibig sabihin ng mga signs and symbol. Kaya yan yung kauna-unahang mali, pangkaraniwang mali ng mga treasure hunters, lalo na sa mga baguhan. Hindi sila marunong magbasa ng mga markers and symbols. Number two common mistake ng mga treasure hunter is exaggerating signs, symbols, and marker. Yan, masyadong ine-exagge o ine-exaggerate yung mga signs, symbols, and markings. Bali, ito yung mga taong marunong namang magbasa ng mga treasure signs and symbols and markers. Ang problema lang, masyado silang exaggerated. Halos lahat na lang ng makitang bato na ganito hugis ganyan, para sa kanila is treasure sign na kagad yun. Madali naman ma-identify kung talagang nature lang o man-made yung mga bato. Tsaka yung mga Japanese, hindi po yan masyado sa mga bato na hugis-hugis o mga bato-bato. Kasi sobrang daming bato po sa Pilipinas. Isipin nyo na lang, kung yung Japanese, kahit sila, pag nag-bound sila, tas nilagyan nila ng mga bato-bato na markers and sign, baka pagbalik nila, sobrang daming bato sa Pilipinas, baka magkandaligaw-ligaw yan sila. Tsaka yun, ang totoong treasure signs and marker talaga, yung talagang maganda yung pagkakahugis. Halimbawa, meron tayong nakita bato na hugis star.
yun talaga, dapat pantay na pantay talaga yung pagkaka-star. Star na star talaga siya. Kahit yung bata, kayang masabi na hugis star yon pag pinakita nyo sa bata. Hindi yung tipong parang yung bato, medyo humugis lang, kumorte lang ng star na hindi naman pantay. Tapos iba, medyo parang triangle lang yung bato. Signs and ano na kagad sa kanila yon, and symbol na kagad sa kanila yon. Hukay na agad dito, hukay na agad sa ganyan. Yan po yung medyo iwasan po natin yung mga ganyan. Kailangan i-confirm nyo muna kung talaga bang ito'y man-made o kung ito ba ay nature lamang. Napakarami pong bato sa Pilipinas. Hindi po talaga may iwasan minsan magkaroon ng bato na hugis triangle, na hugis medyo pa-star. Pero hindi man ibig sabihin po nun ay signs and marker na kagad yun. Siyempre, kailangan nyo munang tingnan mabuti, siya sa atin nyo munang maigi kung talaga bang iyon ay man-made. Yun, number 2 mistake yan ng mga treasure hunter, yung masyado nilang ine-excite yung mga signs and markers and symbols. Number 3 mistakes ng mga treasure hunter is buying fake treasure hunting equipments. Yan, marami po sa mga treasure hunter dito sa Pilipinas, lalo na yung mga gustong makatipid o makamura. Yan, bumibili sila ng mga treasure hunting equipment sa mga online shopping app o kaya sa mga online na hindi nila nire-review o hindi nila inaalam kung talagang legit ba o kung talagang accurate ba yung gamit. Basta isip nila mas mura, ma-detect nila yung tinatarget nila, okay na yon. Ang totoo po niyan is lalo po kayo mapapamahal kapag ganun. Una sa lahat, magagastusan lang po kayo kasi yung mga gamit po na fake imitation, baliligaw po kayo lalo dyan kung saan po kayo niya ituturo. Tapos pangalawa, yung mga karaniwang murang equipment na mga fake at imitation, karaniwang po yan over specs. Bali, tinataasan po yung specs para mas madali mabenta, tapos mas mura o mas mababa po yung halaga. Ang mga legit po na equipment, meron po niyan, makikita nyo sa mga internet, magbasa po kayo, manood po kayo ng mga videos. Marami po tayong mga legit na equipment talaga na maganda talaga yung mga detection. Huwag po tayong mag-settle dun sa mga mas mura at saka mga para lang makatipid tayo yung mga alanganin na equipment. And po, napakarami na po naming client o customer na nagpunta dito na nakabili po ng fake at imitation. Ibang-iba po talaga kung i-compare nyo sa original o sa legit po na equipment pag pinagkumpara nyo, lalo na yung kanilang mga detection. Kaya mag-iingat po kayo mga ka-TH. Siya sa atin yung mabuti kung legit ba yung inyong binibiling equipment, kung legit ba yung inyong binibilihan. Bumili lang po kayo sa mga authorized po na distributor o authorized na dealer dito sa Pilipinas ng mga equipment. Ayan. Mapanuri po kayo, wag po kayo basta bili. Hindi po porkit mura o makakamura kayo, doon na kagad kayo. Doon po kayo sa mga legit and authentic. Kasi mas akala nyo nakatipid kayo, mas mapapamahal po talaga kayo kapag ka po doon kayo sa fake at imitation nakabili. Yan po mga ka-TH, common mistake po yan talaga ng ibang treasure hunter. Meron na silang equipment, kaso imitation naman, lalo nagkakandaligaw-ligaw. Kanda hukay-hukay sila, wala naman, positive ng positive yung kanilang gamit. Pero wala naman talagang nade-detect yung equipment. Kasi nga, fake at imitation at hindi accurate. Yun, yung common mistake din yan ng mga treasure hunter natin dito sa Pilipinas. Number 4 mistake is they don't know how to operate the equipment correctly. Yan, ito naman yung mga treasure hunter na merong legit at authentic na equipment. Mostly to yung mga nakakabili sa ibang bansa. Yan, meron silang equipment. Pero hindi naman nila alam kung paano i-operate ng tama o ng ayos yung equipment. Bali, nagbe-base lang sila doon sa mga nakasulat sa manual. Minsan, hindi mo naman lahat talaga maiintindihan yung nakasulat sa manual. Mas maganda talaga kung matitraining talaga kayo nung actual, yung meron talagang training na ituturo talaga sa inyo step by step. Kami kasi dito sa aming store, pagka halimbawa nakabili kayo sa amin, talagang tinuturo talaga namin step by step kung paano gamitin yung equipment, simula sa pagsisetting, simula sa pagmga ground balance, discrimination, basta lahat ng dapat nyong gawin para hindi kayo maligaw lalo.
Kasi kahit nga legit nga talaga yung equipment mo, kung mali-mali naman yung settings, tas mali yung procedure mo, kahit sabihin mo milyones pa yung equipment na gamit mo, kung mali naman yung pag-ooperate mo, bali wala lang din. Kaya kung bibili kayo ng equipment, i-make sure nyo lang na kayo ay matitraining po ng tama. Kung halimbawa, yung iba sa amin kasi, yung ibang client namin, mga medyo malayo yung lugar nila, hindi sila nakakapunta dito sa aming store. Ang ginagawa po namin doon, ino-online training po namin yun, tinuturuan namin ng via video call para matuto talaga. Hindi namin hinahayaan lang na sa manual lang sila magre-rely. Kasi yun nga, meron nga talagang mga may mga diskarte na wala talaga sa manual na malalaman mo lang kapag matagal ka nung gumagamit ng mga equipment. Eh kami, sa dami po kasi ng equipment na nahawakan na namin, ang dami namin, 100 plus units yung iba't ibang available dito sa amin. Yan, na kuha namin yung mga diskarte. Ngayon, tinuturo namin yung sa mga na nagiging client namin o mga customer namin na nagpupunta dito o kaya mga tinetraining namin online. Tinuturo po namin yan step by step at lahat ng nalalaman namin para hindi maligaw yung client na nakabili. Yan, yung isang mistake ng mga treasure hunter na merong legit na equipment pero hindi naman po alam kung paano gamitin po ng tama yung equipment. Kaya dapat pagka po nakabili kayo, kahit sa ibang bansa man kayo bumili, dapat i-make sure nyo lang na tama talaga yung paggamit nyo. Para po maiwasan nyo yung mga false detection o kaya yung mga maling procedure na lalong magliligaw po sa inyo. Number 5 mistake is not using PPE or personal protective equipment. Yan mga ka-TH, siguraduhin po natin na bago tayo mag-dig o mag-hukay, bago natin hukayin yung ating target is meron tayong suot na PPE tulad ng mga gas mask, yan, mga hand gloves, yan, importante po yan. Huwag na po tayo gumaya dun sa ibang kakilala po namin na nagkamali sila, hindi sila gumamit ng mga PPE na napakamura lang naman sana ng halaga, eh nag-end up sila sa yung kapahamakan. So yan, may kilala kami dito sa Luzon area na talagang na-hit nila yung target, na hawakan talaga nila, nakapag-picture sila. Pero yun nga, yung gold bars na hawak nila, meron yung kulay itim na alkitran na hinawakan nila ng bare hand nila. Ngayon yung alkitran na yun, meron yung poison na kapag yung poison na yun is pumasok sa pores ng kamay mo, after ilang months, talagang kalat yan sa buong katawan. Kaya yun yung nangyari doon sa mga treasure hunter na yun na kilala namin na nakahit talaga sila, nga lang after ilang months is nalaso naman yung kanilang katawan. Ang nakinabang doon sa kanilang mga na-hit is yung mga kamag-anak at pamilya na nila. Pero sayang kung sila sana yung gumamit ng PPE, sila sana yung nag-e-enjoy ngayon doon sa kanilang mga pinaghirapan. Tapos meron din naman kaming kilala na somewhere in Mindanao na positive yung kanilang detection, na-detect talaga nila yung target, okay na, uukayin na. Hindi sila nagsuot ng PPE. Ngayon yung mga digger, meron silang parang nahukay na parang ewan kung trap o poison yun na sumingaw. Na ayun, nalaso yung mga naguhukay, nagsuka hanggang sa nahilo, nawala ng malay hanggang sa ayun, tuluyan ang binawian ng buhay. Ilang maguhukay yung binawian ng buhay dahil dun sa operation na yun. Tapos, yun, pinatigil ng mayor. Yung mayor, nabalitaan niya yung nangyari, pinatigil niya yung operation. Tapos, ang nangyari, pinabakho ng mayor yung site, yung hinuhukay nila, pinabakho ng mayor. Mayor yung nakinabang nung pinaghirapan nila na detekin o iskanin. Dahil lang sa hindi pagsusuot ng gas mask ng kanilang mga digger. Yan mga ka-TH, isa yan sa pinaka-common na mga mali ng mga treasure hunter na porkit na detect na nila o na-hit na nila yung target, talagang hindi na sila magsusuot ng PPE. Mali po yun. Huwag po kayong magtipid, magkano lang po yung PPE, magkano lang yung gas mask, magkano lang yung gloves para lang sa safety po ng inyong mga digger o ng inyong mga tagahukay.
Yun lang mga ka-TH, at yan yung ating top 5 common mistakes ng mga treasure hunter. At hanggang sa susunod na video natin mga ka-TH, and happy hunting sa inyong lahat, and God bless mga ka-TH.